Sana all guwapo, pero maraming salamat sa napakatinding introduction, Maring Athena. Eto na tayo sa grand finals ng Palaboy Cup 4. Kaya kung ako sa inyo, umpisahan nyo nang mag-add to cart. Diba? Doon sa website ng Prime Goods PH para yung shoutcasting natin dito, pati yung mga killstreak na maririnig nyo. Eh, narinig na rinig nyo sa mga gaming peripherals na pwede ninyong makuha sa Prime Goods PH. Pero syempre, pwede rin kayong manalo. No, mamaya ng Movie X2 RGB. Katulad ng gamit ngayon ni Baymax, guys. Later on, after this game, may pag-giveaway pa rin tayo. So, make sure na i-follow nyo ng maigi yung instruction natin sa pinned comment. And quick shoutouts muna tayo sa mga viewers natin. Kala John Guerrero, thank you so much po sa 50 stars. Kala Edward Velasco, thank you sa 30 stars. And shoutout kala Paul Richard Villar, kala Aaron Paul Gizmundo. And sa mga viewers natin, and kay Maria Chan. Out of the Kerebancos, Eugene, watching from Bulacan, Lipad, Archangel Lipad. Eto na. Pinapalipad na kagad nila yung Archangel Super Monjing. And speaking of Archangel Super Monjing, that's gonna be the Nathan and Hayabusa na tinanggal nila against Team Payaman na inalisa naman sila ng Link and Pakito. Uy, real quick lang dito. May pasilip na naman tayo sa likod ng mga players dito ng Team Payaman. Kumot Gaming is the key. Kung last week ang sinasabi ko na ang pro player starter pack is that kailangan naka-konting liad, nakahiga ka na halo sa gaming chair mo ngayon, kailangan may kumot ka. Kita mo naman si Pamangking Cram, balot na balot ng kumot, 14 Payaman, ganun din naman ang pinapakita nilang meta, pati sa camera natin sa bootcamp. Pero Baymax, looking here, that will be a Matilda and a Barrett this early for Archangel Super Monching. Maganda yung drafting na pinapakita nila rito. Well, Team Payaman, that's gonna be the Selena. You would expect the assassination and the vision that would be given by this champ. Pero, kaya naman kasi nagiinit si Kram sa paggamit, di ba, ng mga heroes niya. Eh, balot naman pala sa kumot. Iba ang, ano, iba ang epekto ng kumot. Kaya pala. Kaya pala mainit si paring Kram dito. Pero Team Payaman goes in with the Roger and a Jawhead onto their side. This is actually a pick-off lineup na nakikita natin para sa side ng Team Payaman. Was Archangel with the Barats on their lineup, can actually say na ano to, team fight composition yung makikita nating ilalabas silang mga hero. Exactly, pero right now Baymax, I'm observing the kind of lineup that Archangel Super Monchig has. Sabi mga pickup lineup yung meron agad dito for Team Payaman. So pwede na silang tawagin mga boy pickup. Ganon, kapika ba? Pero sure, for Archangel Super Monchig, this kind of lineup naman is leaning towards a more aggressive side or more on a team play. For team play, bakit? Kasi you have the Matilda with the Circling Eagle. Controlled immune po si Matilda every time that she uses her ultimate. And for the Barra sa bandido, Tonus, welcome. May nakaabang pa, nakakain sa'yo. From land, di ba? Pagkababa pa lang. Nako, kaya ito yung matinding ano eh. Kailangan iwasan ng Team Payaman, especially the Roger. Eh, siya yung ano eh, quite possibly gonna be the ano eh, the main target of the Daytona's welcome when it comes to the team fight, especially with the Lancelot on their hand as well. Yes. This Lancelot though on a team fight would be very handful para sa Team Payaman kasi mahirap pulihin to eh. Yes, you do have the Selena, pero with the punctures, paano mo hahabulin to ng Abyssal Arrow na alam mo na medyo mahirap patamain, pero pag tumama, sulit na sulit. And speaking of sulit, sulit din naman yung mga binan dito ng magkabilang team natin, that's gonna be the Alice and the Beatrix. Pero look at that fourth pick for Archangel Super Monching opening up. Ooh. The Lunox na nakakapanunaw ng kahit sino man ang makalinya niya. Pero there's a slight condition to reach that kind of potential. You have to be able to snowball early to mid game. Bakit? That is a question lagi. Bakit Mitina? Di ba pwedeng boo? Hindi guys, kasi kita naman natin, when you're using a Lunox, kailangan uninterrupted yung pagpa-farm mo onto the gold lane and makareach agad ng level 4 as fast as possible to utilize the ultimate para makapag-ruby BD strategy ka. Pero going for the 4th and 5th pick for Team Payaman dito, Baymax. Yes, that's gonna be the Thams and Farsa. I get it why they picked Thams and Farsa because they know na hindi kakayanin mag-isa ng Jawhead on the front lines with a Lunox on the enemy team.
Diba? Nabanggit mo nga, kapag nakapag-early snowball yung Lunox natin dito, mabilis ang mawawala or mabubura ang buhay ng isang Johead. And with the thumb, syempre with the Vengeance spell, no, given the fact na ang Vengeance spell at least makes you a bit tankier for a short duration, malaking tulong na rin yun. At least you would be able to waste a lot of the skills na pwedeng ibato ng Lunox kapag nagkataon na ikaw yung naging main target niya. Pero for the final pick naman ng Archangel, that's gonna be the Benedetta. So double assassin lineup ang ilalaban or itatapat nila dito sa Team Payaman. I like it, ha, na yung huling in-add to cart nila with primegoods.ph is prime level Benedetta. Prime level. There is a possibility or a high probability na si Pamangkin Kram talaga yung gumamit nito. Knowing Kram's capability na sobrang likot, and as predicted, guys, call me Athena Baldwin, that will be Dr. Maxwell PhD on the Benedetta. Sinagot nila dito yung pickup team or pickup lineup na meron yung Team Payaman by having two assassin here Rose na mabilis mag-rotate. Especially having that execute for a battle spell, we could expect that there will be an early first blood Baymax. Yes, yun talaga yung pinaka magiging ano, turning point dito, kung sino yung mas maunang makakakuha ng first blood natin dito. Bakit ba natin nasabing pwede silang makakuha pareho ng first blood? Eh bakit hindi na lang natin tignan dito sa Land of Dawn, dahil maglalaban na sa Grand Finals ang Team Payaman at Archangel Super Monching. Ayan, medyo nagkaroon tayo ng maagang pause para sa side dito, I think, ng Archangel Super Monching. Nagkaroon lang sa konting technical difficulties, pero as of now naman, kalmado pa. Yung mga players natin diyan, itang-ita mo naman, may mga ngumingiti pa. Pinag-uusapan pa nila yung mga tactics, maring Atine. Yes, and syempre, check muna yung mga extension, yung mga mini fans, and of course, guys, yung mga power banks or yung mga routers na, ano man yun, yung very handy. Lalo ngayon, guys, keep safe sa mga kababayan natin onto the port of Northern Luzon. Grabe yung bagyo, stay safe, stay dry, guys. Kung hanggat maaari, hindi kailangan lumabas ng bahay. Huwag na muna lumabas, and kung kaya mag-stock up na kayo ng mga supplies nyo, guys. And make sure na lagi kayo updated sa mga balita, kung kamusta na nga ba yung weather, or even yung kung flood area ba yung kinatitiri ka ng bahay nyo. Ako kasi kanina, ako ano, nadali ako ng bagyo eh. Nauna na tayo si Eudora. Nauna na sa akin si Eudora, wala kami ng kuryente ng umaga. Kaya kayo, guys, tulad nga na sabi ni Maring Athena, kailangan gawin nyo lahat yun. Be ready sa kahit na anong pwede mangyari, lalo na panahon tayo ng kabagyuhan in this bear month, di ba? Pero, speaking of bagyo, nako, talagang babagyuhin yung Land of Dawn sa pagdatapat netong dalawang teams natin. Nako. Pero guys, we just received news na nagkaroon po ng, ano, ng game bug or game-breaking bug. Kaya magkakaroon tayo ng remake, but don't you worry, guys. Because magiging isang real quick lang to. Bakit? Same picks and bans naman kasi yung gagawin ng magkabilang team natin. So, kalmahan nyo lang dyan. This is a chance for you to share the stream. Like, of course, guys. Kailangan may share and follower badge kayo dito sa Moymoy Palaboy page. Chine-check natin yan. Referrals, maring Athena, ba? Mga Korean products, mga beauty products. Meron din sila. Diba? Kaya kung naghahanap kayo ng mga makeup na swak na swak sa inyong cuties, tulad pamanood. Pero eto na nga, sisimulan muna natin ang game number 1 of a best of 7 match between Team Payaman and Archangel Super Monching. The championship. The championship indeed. Pero feeling ko, ano, ah, Maring Athena, yung may gustong gawin si Madam kanina. Kaya yung anak niya, gusto niya busy munang manood ng Palaboy Cup 4. Para wala munang abala, nanood ka muna ng Palaboy Cup 4 kasi magagaling eh. Yung maglalaban para sa Grand Finals natin. Diyan ka muna, magmigagawin lang ako saglit. Huwag mo muna abalahin. Oh, sige, Mama. Kasi gusto ko rin talaga maging pro player sa ML. And I like it na very supportive na sa generation natin ngayon yung mga parents natin and even yung mga loved ones or relatives natin. Pero going in dito, very supportive din si Chessman and Reggie sa isa't isa. Roaming around the map, but we no more early. Poking around, tumama abad yung unang abyssal arrow na binato dito na 2, but there will be no engage into a team fight na nga lang ba? Pero ejector, ginamit kay Joy Boy, but there this early of a game, wala pa mga ultimate at wala pang garot na pwede gamitin dito sa 2 against Super Joy Boy. Pero let us remember, Maring Athena, the last time 2 used this Selena, siya yung pinaka na game-winning hero or game-winning player ng Team Payaman. So with this Selena on the hand of Team Payaman right now, there's gonna be a first blood on the bottom lane. Kakasabi
sinasabi ko lang na siya yung magiging game winning player ng Team Payaman and kumuha at nagpakitang hilas kaagad against Arkangel Supermonching ng ganun kaaga. Parang pwede yung pang slow mo, no? Nag-flicker na nga. Namatay pa rin doon si Super Marco with the samalamig combination from two abyssal arrow. Pero dito naman sa may bandang taas, look at that. Dr. Maxil able to secure the level 4 as early as 1 minute before the 2 minute mark. Pati na rin si Super Saksha. In any moment na magre-respond yung first start, diba? Pero mukhang malulugi dito sila Chessman going in with to fight above. Pinagtutunga ejector para makaligtas, makakasalubong si Sway no more. Pero the first turtle buff yata ang pagpo-focusan nila dito. Meanwhile, Super Escalera trying to chase down Sway no more, but no more space dahil no more mapukuha space dito ng Arkangel Supermonching yung first turtle buff na. I really like the discipline na meron si Sway no more. He knows na he's still a level gap against a Benedetta kaya hindi niya tinuloy, pero si Tuwo tutuloy dito on the bottom lane with the Albizar Trap plus basic attack. It's gonna be enough to take down Lunox, pero nandito rin yung tropa natin sa Escalera. Hindi aabot yung Wisp and he lives! Here on the bottom lane, Team Payaman is definitely doing it. Unti-unti nilang pinapalaki yung kalamangan nila against Arkangel Supermonching to the point na hindi pa rin nila binibigyan to ng opportunity na at least makabawi man lang in terms of kills. Clean gameplay ang nakita natin as early as now from 2, but right now, Arkangel Supermonching needs to spice things up. Bakit? Kasi mm-hmm. 2 times in a row, Super Marco is taken down by 2. 2 times, ah. No pun intended. Pero dito na ba, sabi, bandang middle lane natin. That will be Super Joy Boy. Stay lane lang din siya. Just to protect the middle lane turret against the side of Team Payaman. Meanwhile, dito si Super Escalera, knowing that there is a danger to Super Marco na ma-delay, sinasamahan niya na to na maigi. And 2 as well knows that. Kaya hindi siya masyado lumalalim, eh. Because there's a possibility na pwedeng lumipad with the Circling Eagle dito sila Super Escalera. But take note na right now, Arkangel Supermonching, they're taking things slowly but surely. Yes, tama ka dyan. Though Arkangel Supermonching, ang nagiging strong point naman nila rito is their advance in terms of hero XP. Look at Joy Boy alone and Reggie. Reggie still at level 5 whilst level 6 na yung Barats natin onto the middle lane. Pero punta ulit tayo sa may bottom lane kasi magkakaroon tayo ng Circling Eagle against KK. It's gonna be standards, gonna be an abyssal arrow that won't connect onto the enemy team. Thorn Rose, hindi rin magko-connect. Benedetta, from the top to the bottom lane, umabot. Sadly, wala silang inabutang team fight. That was a huge rotation and a space na ginawa ng Arkangel Supermonchi to go for a pick-up, pero hindi nila naabutan. Meanwhile, that will be an advantage for Team Payaman. Bakit? Sui no more able to secure that early Philippine cut against Dr. Maxil. Meanwhile, dito naman sa may bandang baba natin, our middle lane, that will be Chessman focusing fire on his own respective buffs. In a few seconds, mag-up na yung second turtle buff natin, pero nakatarget agad dito ang side ng Arkangel Supermonching. Thorn Rose will connect Abyssal Arrow onto Super Escalera, pero slowly but surely na naman na pagkilo sila dito. That will be 4v4 situation. Papasok agad dito sa pinakagilid si Reggie waiting for the perfect opportunity to pop that unstoppable force, pero yung first turtle buff natin or yung second turtle buff makukuha dito ng Team Payaman. Team Payaman right now has a 500 gold lead against Arkangel Supermonching, meaning hindi naman sila naiiwan sa network, pero Abyssal Arrow magkoconnect on the bottom lane. There's gonna be the knock-up as well, killing spree para kay 2. Another Abyssal Arrow, hindi na magkoconnect kay Marco, pero dito makikita natin they're really punishing this Lunox to the point na hindi na siya makalabas ng second tier turret even though buhay pa yung first tier turret na on the bottom lane. Pero here comes Joy Boy with the follow-up, another ejector coming in from that Reggie. A missile trap will connect, pero on the bottom lane, Lycan Pounce is gonna secure the kill. Super Marco at 0-3-0. Look at Arkangel here trying to mirror a Narnar move on the middle lane, the most important lane against Team Payaman. Kahit papano nagkaroon sila ng 3 doon, pero what's happening is that wala naman sila nakukuhang kills. And dito naman si Dr. Maxil lumalalim ng husto. Eye for an eye, Shadow Slash, Electo Final Blow, just negating yung binibigay na damage dito ng mga yo-yo na binabataw na Sway no more. Pero hindi rin naman magkakapatayan agad-agad. Back to the ballgame muna tayo dito. Look at that. That is 4-for-none na kill score natin. Meanwhile, around 1k lang naman ang kalamangan in terms of gold ng Team Payaman. Yes, pero iba rin kasi yung ginagawa ng Team Payaman dito. Yung presensya ng isang tomb, ramdam ng Archangel sa buong mapa. Kahit saan sila magpunta, naroroon ang isang Selena. And speaking of Selena, they're going in on the bottom lane as they try to delay Kay, trying to support Marco on his loss. But the problem is, alam din ng Team Payaman kung ano yung dapat nilang gawin. There's gonna be the Feathered Earthstrike just to make the enemies back away as they try to fend off the members. Well, sa ultra middle lane, that's gonna be a 2v2 matchup. Mamamatay yung Roger natin and walang may sasagot ang Team Payaman doon sa nakuhang kill ng Arkangel.
That was an early shutdown for Chessman, the jungler for Team Payaman. Meanwhile, that is a good or heck of a trade for Arkangel Super Munching. Kahit pa paano, si Super Saksha, pangkakahabol na siya sa deficit na nasusuffer nila against Team Payaman. Pero dito, another turtle buck, upper ground, sir Reggie, magbaback away na nga lang din as Arkangel Super Munching will secure this one for Super Saksha. Balance out na tayo, pero kung papansinin natin, yung ating gold lead is still leaning towards Team Payaman. Mukhang hindi nila tatantanan si 2, pero magbabakawi Otter Bushite, negating dito yung vision na mabibigay. Ooh. Pero papasok ko sila dito na Super Saksha going in with a Fizzle and Thornbows, pero hindi masyado mag-miss or hindi masyado mag-hit onto Team Payaman. Medyo nag-miss out pa yung mga pagpasok dito na Super Saksha, not on point, pero dito on hit with a Tonus. Welcome to the makakaligtas pa yung untog doon sa pinakapader. At medyo nahilo doon si Sway no more as Dr. Max Hill, and the doctor is in na muna. Nako, the doctor is in talaga, dahil si Benedetta kanina pa gustong bumawi sa ginagawang rotation ni paring 2 dito. The, by the way, is at a 3-0-0. Pero look at this, Marco slowly but surely getting his proper arsenals. Nakakakuha na siya rito ng Genius Wand. That's a good item choice. Bakit? May kakunatan yung ibang miyembro ng Team Payaman dito. So he need to take down the magic resist na meron ng Team Payaman. Same thing actually as the Farsa. That's a Clock of Destiny na Genius Wand as well. Clock of Destiny for Selena. War Axe para kay Thams as well as kay Roger with the Wind Talker. War Axe and War Axe for Benedetta and Lancelot. But that's gonna be an endless battle for the Lancelot. This Lancelot right now is really scary. Yes, he's still at 101. Pero at the point na ang aga niya nakakuha ng item is nakakatakot. Pero mas nakakatakot kapag na-ejector ka ni Reggie tulad na nangyayari on the top lane. Ito, hindi maaga yung pagpasok nila because on time lang sila. On point, Super Escalator from the back with their tone as well. Kami makakain na isa iuuntog si Reggie doon. Pero look at that, nang gagalaiti sa galing si Super Marco 2. On the other hand, going in with the Garrote. Pero yung Fizz aliin, makakaligtas si Super Saksha with the Psycho Moments. Securing a double kill pero hindi pa tapos. K with the Feathered Airsack magkoconnect pero makakapag back away dito ang Arkangel. Meanwhile, two members ang magsasuffer ng death doon onto the top lane. Yung mga Fizzle na ginawa dito ng Arkangel Super Munching from at Lancelot to Benedetta. Diba? Lancelot dodging the Garrote with the Thorn Rose, tapos yung Benedetta naman tamang dashing lang para maka-escapo doon sa Feathered Airstrike na binitawan dito si Paring Kaper. Another event is going to commence onto the Turtle Pit as they try to take down the Turtle. It's gonna be secured by Team Payaman's Roger, pero like a final blow being committed this way yung magiging target. Here comes Super Marco for the killing spree. Sinong 0-3 ang sabi niya dito, Maring Athena? 3-3 na yung score ko. Maagang pagbawi yung nagawa niya, and tulad nga natin, good item choice with that Genius Wand para sa isang lunok. And I like it na yung Cutter and Inferno hindi masyada nagme-make ng difference kapag lima na talaga yung nagtutuloy-tuloy sa'yo. Pero dito, Reggie being targeted by Super Escalera. Meanwhile, Dr. Maxil trying to deny the purple dot. Pero sadly, no, kahit pa paano, mas okay na na kapwa mong ka-teammate na makakuha kaysa manakaw pabalik sa inyo. Pero dito, another setup is happening, going in with Injector against Super Escalera. Makakapag back away with a guiding way para DC. Team Joy Boy! Naku po! Si Chessman ang pinagtutungan doon ng kaibigan natin, pero hindi yata sila makakaligtas another pa. Another ejector with a unstoppable force will connect and a guiding way will filter out. Look at that very elegant escape! Circling Eagle ginamit, pero isasakripisyo na lang ni Super Escalera ang salira niya. Pero meanwhile, si Chessman trying to spot on the position of Joy Boy, pero hindi na nga lang din papayag as Team Payaman slowly retreats back at magpupush na lang ng mga minion wave. It is what it is, sabi ni Super Escalera. Job done, kung job done ang gusto niyang mangyari dito. Niligtas niya lang naman ang isang Super Joy Boy na by the way is still at 0-4, pero on the top lane walang magliligtas dito kay Mark, kay Dr. Max Phil PhD. Kapag nagkataon na siya yung mahuli ng mga miyembro ng Team Payaman, though we're at 10-minute mark, 5-5 ang score natin, still the lead ng Arkangel Super Munching as well as doon sa mga turret takedown. Napakalaking bagay ng objective. They're trying to play it in an objectively manner. While Team Payaman, yes, nakakasabay sila in terms of kill, pero wala silang objective eh. Though, 10 seconds left until the Lord responds. And I think dito sila babawi ng objektiba against Arkangel Super Munching. Pero Feathered Earthstrike being committed. Look at that double hit of Feathered Earthstrike against Marco. No HP left. They could take this opportunity or chance na lumaban sa Arkangel Super Munching knowing na kulang yung mga miyembro nila dahil napilitang umuwi. Pero aantayin muna nila hashtag tamang panahon because Team Payaman on the other hand
lahat kasi ng players nila or heroes is slowly going for a lineup or a clash. Meanwhile, ang Arkangel Super Munching, meron silang laging iniiwan na 1 to 2 members na nag-split push. In contrast naman sa Team Payaman na nagre-react nila every time na medyo malalim na or lagpas sa river side yung mga minion raid ng Arkangel Super Munching. Another ejector on the Joy Boy. Yes, makaka-eject ka, pero is that a good of a target for Reggie? Pero dito, masasagutin na ang tanong natin dahil yung first lord natin masasecure pa rin dito ng Arkangel Super Munching, pero dito may kakabaknakan Chesma na pag-iipitan ng apat na miyembro with a mega kill for Super Marco. That is a super pick off. That will be one man down for the side of Team Payaman. Meron pa sila kakaharapin na level 1 lord dito. Grabe. That was a questionable move from the side of Team Payaman. Why? You wanna know why? Because guys, they have a jawhead and the thumbs. Pero, ang nag-initiate pa rin onto that Lord team fight was still Chessman. They should have yes, you have the retribution, but walang tatangke doon sa mga ano eh, sa mga skills na may burst down ng Archangel Superman. So why let your hyper carry core hero dive alone? You could have at least tried and save him from that death. But right now I think Team Payaman is so under pressure to the point na nasisira na yung diskarte nila sa sobrang tindi ng galaw na pinapakita ng Arkangel Super Munching. They're just proving us na nandito pa rin yung momentum na nakuha nila doon sa series number 1. And right now they're trying to push mid lane. That's gonna be a feathered earthquake being committed by the Farsa, but that's gonna be a fail. Why? The Lord is marching onto the top lane. Archangel Super Munching mukhang sasabay na rito at they try to comment on another team fight. Ako, matatama dito yung Abyssal Arrow, pero that will be rendered useless dahil yung top lane turret nila madedestroy or mabubutasan dito ng Arkangel Super Munching. Another arrow will not hit, pero doon sa pinakalikod si Sway No More ang nagsasuffer ng damage na binibigay sa kanila ng Arkangel Super Munching. And look at that, yung Feathered Ursaic inaatrasan lang. Meanwhile, Dr. Max Hill, PhD, magpo-focus pa, hindi na makakaligtas pa as the last hit will go towards Chessman. Kinuha lang talaga ng Arkangel Super Munching Dawn yung top lane turret ng Team Payaman. Meanwhile, they go for another blood. Reggie on a tight position with the puncture hitting him as well as the Phantom Execution natin on point. Another guiding win sa lapit sila Super Marco, pero yung Feathered Ursaic ikakasa just to clear out the last minion. Pero yung team paaro, mag-hit naman sa pinakamukha ni Super Escalera. Medyo napuwing siya doon in terms of position, Baymax, knowing that there is a Feathered Airstrike na nakalatag and buhay pa si 2. Hindi, he didn't expect na may lilipad ding bulate papunta sa kanya kasi busy na siyang ano eh, busy na siyang umilag doon sa mga mortar strikes ng Feathered Earth. May ano na eh, meron na siyang iniilagang mortar strikes galing sa Feathered Earthstrike. Tapos may lumilipad pang bulate galing kay Selena dito. So medyo nagulo yung isip ng isang ano doon ng Super Escalera. Pero tignan mo naman kasi yung item ng isang Farsa. Kaya ang sakit at gusto na talaga nilang iwasan, no? From the genius one na binanggit natin kanina, nadagdagan na yan ng Lightning Truncheon and the Holy Crystal. That could have been, that would be a divine blade for the final item. But take a look at the Roger. He has a Malefic Roar. At least what he has in mind right now is they want to push back against Archangel Super Munching. Kasi as we all see right now, isa pa lang yung turret takedown. But with the Malefic Roar, isang tamang lamang lang, pwede nilang matakedown lahat ng natitirang turret ng Archangel Super Munching up until the inhibitor turret. But the problem is, they're in so much pressure that their top lane is also destroyed. Diba? Mabigat na yung minion wave na papasok dyan, tapos mas mabigat pa ngayon kasi yung Archangel Super Munching medyo agresibo pa rin yung playstyle na pinapakita kahit na napipitasan na sila pa isa-isa ng Team Payaman. Kahit pa paano, alam ng Team Payaman na there is still a chance for a comeback. 50-50 pa rin to guys. All 7 ng ating current score. 15-minute mark na tayo. In terms of itemization, nakakasabay pa rin sila. That is just around 4,000 goldie for Archangel Super Munching. Pero to the point na, yes, you have a lead, pero nasesecure pa rin nila too yung Calamity Reaper, even yung Endless Battle, as well as yung Malefic Roar for Chessman earlier. Which means sa pagka nagkaroon tayo ng head-on clash, they could have what it takes to take down even Joy Boy or Super Marco. Pagdating sa position, dun lang sila nagkakatalo-talo. Why? Because K is being interrupted every time that he pops the Feathered Ursaic. Pero kanina, maganda yung mga ginawa niya. Especially yung Super Escalera. But that will be a pick of the queen na hindi dapat binibigay. I was just highlighting the point of position. At dun pa lang, napitas naman ni Super Marco. Sabi ni Super Marco, eto ba yun? At naturo mo, kukunin ko. At tinuro na nga. And Archangel Super Munching, another free dart onto their hands. Meanwhile, Dr. Max Hill, PhD, nag-push man na minion way, pero kailangan pa rin umuwi.
Yes, that was a very wrong positioning by K, and I was so surprised kasi 2 hits or literal 3 hits I mean ng isang Lunox yung fire sa natin. Pero there's gonna be the Daytona's welcome to Britown on the bottom lane with the follow-up of Diesel Arrow. Ejector will fail, and that's gonna be the Phantom Execution being committed onto the middle lane though. That's gonna be Super Escalera trying to commit a monster kill para kay Super Marco. That's gonna be a 1-for-none exchange in favor of Archangel Super Munching na may kasama pang dalawang inhibitor threat. And right now, they're trying to end the game. There's gonna be the Feathered Earthquake just to clear the minion wave, but they're still doing their best. That's gonna be Chessman diving onto the enemy's lines. Kaso hindi niya kakayanin yung masakit na damage na binibitawan dito ni Max with PhD. That's gonna be a godlike para kay Lunox. The Lord is now here. There's gonna be a Circling Eagle being committed against Tutu. He's still there, but he's gonna be taking down another Daytona's welcome has been used against this Rams. Napaso yung bibig, pero mapapaso na rin yung base ng Team Payaman kasi Archangel Super Monjin takes game number 1. Suwabe lang ang galaw nila dito. Napamangiti. Punas-punas muna ng mga cellphone. Tumulungan ang luha ng kakaunti. Pero, by securing that team number 1, iba pa rin talaga magiging saya at galak. Lalo na ng mga resident casters natin.